init na balita sa katanghalian. Mga balitang dapat ninyong malaman, tutukan, pakinggan sa loob ng isang oras sa IZ Balita, Nationwide Pautanghaling Edisyon. Kasama si Vic De Leon Lima. IZ Balita, Nationwide Pautanghaling Edisyon. Ito ang IC Balita Nationwide, Pangtanghaling Edisyon. Araw po tayo ngayon ng Wednesday, January 18, 2023. Headline. IC Balita Nationwide, Pangtanghaling Edisyon. Kaso ng COVID-19 sa bansa, bumaba na ayon sa Department of Health. Department of Justice ay binasura ang motion for inhibition ni suspended Bucor Director General o Director General Gerald Bantag sa Lapid Slay case. FDA nagbabala sa publiko kaugnay sa mga hindi autorisadong cosmetic products. Balita sa ibayong dagat, pinakamatandang tao sa mundo, pumanaw na. Balitang pampalakasan, volleyball player Aliza Valdez hindi na muna maglalaro sa PBL. Balitang showbiz, Madonna magkakaroon ng world tour. IZ Balita Nationwide, Pangtanghaling Edisyon. Magandang tanghali, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapagbalita, Vic De Leon Lima. Detalye ng ating mga balita. Nagpaplato na ang mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito, ayon kay Department of Health Officer in Charge, Maria Rosario Bergere, kung saan sinabi pa nito na pababa na ang bilang ng infections at manageable ang sitwasyon ng COVID-19 sa bansa. Gayunman, may mga lugar anya na nakapagdala ng bahagyang pagtaas ng naturang kaso. Paliwanag ni Bergere, ito'y dahil mababang bilang ng mga nakalaang kama para sa mga pasyenteng may COVID-19. Sa kabila nito, tiniyak ng opisyal sa publiko na patuloy ang pagbulusok ng positivity rate ng karamihan sa mga lugar sa bansa. Handa na ang Pilipinas sakaling tanggalin na ang World Health Organization o tanggalin na ng World Health Organization ang State of Public Health Emergency of International Concern sa COVID-19. Ito'y ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Bergere, kung saan sinabi nito na mananatiling maingat ang bansa laban sa virus at ipagpapatuloy pa rin ang mga ipinatutupad na restriction. Sinabi pa ni Bergere na handa ang pamahalaan upang mas maprotektahan ang mga mamamayan sa banta ng nakakahawang sakit. Matatandaang noong Enero 2020, nang ideklara ng WHO ang State of Public Health Emergency of International Concern sa COVID-19. Nakatakda namang magpulong sa 27 ng Enero ang WHO Committee upang desisyonan kung isang global emergency pa rin ang naturang sakit. Samantala, halos 3,700 primary care facilities sa bansa ang nagkakaloob ng COVID-19 vaccine sa general population. Ayon kay Officer in Charge Maria Rosario Bergere, sinimula na rin ang ilang lokal na pamahalaan ng pagpapaigting ng mga hakbang sa pagtuturok ng booster jobs, kung saan isinama na rin ang mga ito ang COVID-19 vaccination sa kanilang mga programa. Isaan niya ang Quezon City Government sa mga LGU na nagsagawa ng hakbang upang mas mailapit sa mga komunidad ang pagbabakuna. Una nang sinabi ng Health Department na magpapatuloy ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa bansa kahit hindi palawigin ang state of calamity. Batay sa pinakauling datos ng kagawaran, mahigit 73.8 million na mga Pinoy na ang fully vaccinated laban sa COVID-19. Samantala, mas pinapahusay pa ng pamahalaan ang pagbuo ng cyber security system na isang mahalagang bahagi ng isinusulong na digitalization sa burokrasya. Ito'y ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ginanap na open forum
sa World Economic Forum sa Switzerland kung saan ibinida niya ang digitalization initiatives ng pamahalaan. Bunga ng napakabagal na internet connectivity sa bansa, sinabi ng Pangulong Marcos na kailangan magdoble kayod ang gobyerno para maabot ng milyong-milyong Pilipino ang isa't isa at mapaigting pa ang mga hakbang tungo sa digital economy. Bunga nito, sinisikap na rin anya ng mga lokal na pamahalaan na magkaroon ng internet connectivity infrastructures upang maabot ang mga Pilipino sa mga regyon. Ipinunto pa ni Pangulong Marcos na may binubuo na rin mga database para sa national ID kaya't bukas anya ang pamahalaan para sa anumang tulong mula sa pribadong sektor upang maisakatuparan ang digitalization. Sa ilalim ng Marcos administration, muling pinagana ang libo-libong offline areas na nasa ilalim ng broadband, ang MASA o BBM at free Wi-Fi for all programs ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Maaring maipamahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtutulungan ng o may pagmalaki ng Pangulong Marcos ang pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagsugpo sa COVID-19 pandemic sa World Economic Forum. Ito'y ayon kay NEDA Undersecretary Rosemary De Leon dahil naipakita dito na ang pagtutulungan ang naging isa sa mahalagang o mahalagang hakbang upang maging mabilis na makabangon ang Pilipinas mula sa krisis. Nakatulong din anya ang micro o macroeconomic fundamentals sa mabilis na recovery ng bansa. Dapat din anyang ibida ang resiliency o katatagan ng mga Pinoy sa harap ng mga kalahok sa forum. Sinabi pa ni De Leon na mahalaga rin na mabigyan din ng Pangulo na bukas na ang pintuan ng Pilipinas sa renewable energy sector. Gayon din ang interes ng bansa sa technology na makakatulong nang malaki sa mabilis na pag-unlad ng Pilipinas. Samantala, kumpiyansa naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maaaring makahikayat at makakuha ng mga Arab investors ang Pilipinas. Dahil ito sa malakas na presensya ng mga overseas Filipino workers o OFW sa gitnang silangan. Ang kay Pangulong Marcos, bukas ang bansa sa anumang malalaking capital-intensive investment na sinisikap na mapababa ang panloob at panlabas na utang. Mahalagaan niya na makabalik sa dating posisyon ang Southeast Asia bago pumasok ang pandemya na itinuturing ito na first growing economy. Bukod dito, una nang sinabi ni PBBM na matagal nang matatag ang relasyon ng Pilipinas sa mga bansa sa gitnang silangan dahil sa mga OFW. Naging bahagi rin anya ang kalakalan sa talakayan sa Arab nations, harap na rin ng Sovereign Wealth Fund na isinusulong ng administrasyon. Samantala, dumako tayo sa mga reports sa labas ng himpilan. DWIZ Patrol Report. Unahin natin ang balita mula naman sa Senado, Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Celi, go! Kailangan pag-aralang mabuti ang panukalang irrationalize ang mga holidays sa bansa para mabigyan daan ang mga long weekends. Ang kay Senate Committee on Tourism Chairman, Senator Nancy Binay, makabubuting repasuhin ang data ng National Economic Development Authority o NEDA noong ipatupad ang holiday economics sa panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Gayun din hingin ang opinyon ng NEDA sa panukala. Giit ni Binay, sa dami ng holiday mayroon sa bansa, mahalagang pag-aralan paano natin mababalansi ang negosyo at buhay ng tao. Isinusulong ngayon sa Senado ang panukalang batas na naglalayong ng irrationalize ang selebrasyon ng national holiday sa bansa para mabigyan daan ang long weekends, bagay na magpapalakas daw sa ating domestic tourism at makakapag-promote ng work-life balance para sa mga empleyado o manggagawa at estudyante. Giti Senator Binay, bilang working mom, suportado niya ang anumang initiative para sa work-life balance. Sa panahong ito, sinabi ni Binay na kalugod-lugod ang mga pinatutupad na programa ng mga kumpanya at mga ahensya ng gobyerno para magkaroon ng work-life balance.
Pero sa panig niya ng pagiging praktikal, sinabi ng senadora na kailangan nating ding balansehin ang fiscal aspect dahil baka may epekto sa ekonomiya at productivity ang holiday economics o mga long weekends. Kailangan din niyang ibalanse ito sa negosyo, kung hindi baka daw lumubog tayo. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, nag-WCMP ng metodong lakas sa DWIV. Balita pa rin sa labas ng himpilan. Alamin natin ang balita ni Patrol 17, Jopel Pelenyo. Jopel, go. Nakatakdang ikasa servik sa Kamara ang Register Anywhere Project o RAP ng Commission on Elections of COMELEC na tatawaging RAP at HREP. Dahil dito magkakaroon ng Memorandum of Understanding o MOU signing ang House of Representatives at PAL body sa January 24 para sa RAP implementation na bahagi ng paghahanda sa barangay at SK elections. Pusubi namang pangunahan ni na House Speaker Martin Romualdez at COMELEC Chairman George Garcia ang MOU signing sa inilabas na advisory ng Office of the Secretary General ng Mababang Kapulungan. Isasagawa ang RAP at HREP sa January 25 hanggang 26. Pwedeng magparehistro dito ang mga integral workforce, staff at personnel ng Kamara at mga attached agencies. Maari ring magparehistro ang kanilang mga dependents pagsapit ng January 27. Magsisimula ang RAP at HREP ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Na ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo nag-uulat para sa himpilang may tonong lakas, DWIG. Isa pang report mula naman sa Campo Ginaldo. Alamin natin ang balita ni Patrol 11, Tina Nolasco. Tina, go. Mandano ang Philippine Navy na mag-host ng ikalawang Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Multilateral Naval Exercise ngayong taon, kung saan dinaluhan ang mga Navy officials ng Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand at Vietnam. Ang isinagawang huling planning session nito sa The Heritage Hotel sa Pasay City kahapon. Layunin ng naturang Multilateral Naval Exercise na mapalakas ang interoperability, responsiveness at kahandaan ng mga Navy para mas epektibo nitong matugunan ang tungkulin. Kaugnay nito, nagpaabot ng pasalamat si Officer Conducting Exercise Philippine Navy Fleet Marine Ready Force, Commander Brigadier General Edwin Amadara, sa suporta at pakikisa ng mga dumalong mga bansa upang maitaguyod ang kapayapaan sa rehiyon. Ito si Patrol 11, Tina Orasco, nag-uulat para sa himpilang may todong lakas, DWIC. Lungsod ng Maynila, alamin natin ang balita naman ni Patrol 5, Barangay Yupango, Barangay Ago. Tatlong Chinese national itong na-aresto ng mga operatiba ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration of BIA. Dalawa yung babae, isang lalaki na pawang Chinese national na wanted sa otoridad sa kanilang bansa dahil sa pagkakasangkot sa economic crimes. Kinilala ni Immigration Commissioner Norman Tan Cinco ang isa sa wanted na si Chiong Hua, 56 years old, na naaresto sa Barangay Tambo, Parañaque City. Si Chiong ay wanted ng Public Security Bureau sa Puding City dahil sa pagkakasangkot ng economic crimes sa China, kung saan nagtayo siya ng investment companies na nakapanloko na mahigit 100 biktima at nagpanggap na isang real estate company at nangako ng mataas na interes. Ang suspect ay nagkamahal ng mahigit 40 million pesos tungkol mula doon sa kanyang mga naging biktima. Naaresto rin sina Chao Moting, 63 years old, at Chang Yi, 50 years old, sa New Seaside Drive sa Parañaque City. Sinabi ni Tan Cinco na ang dalawa ay may warrant of arrest na inisyo naman noong December ng prosecutor ng Yangshu, Zhongshu Province at Shanghai City na inakusahan na miyembro ng sindikato ng oil smuggling
at produksyon ng Peking Kalakal. Ang tatlo ay kasalukuyang himas rehas ngayon sa BIA facility sa Bicutan, Taguig City, habang inihanda yung kanilang deportation. Ito sa batalan number 5 ay pangpatagulat sa implementado ng lakas, DWIC. Balita pa rin, sumampa na sa 30 ang bilang ng mga nasawi dahil sa pagulan at pagbaha na dulot ng Low Pressure Area o LPA at Northeast Monsoon o Amihan at Shareline. Batay sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC, 5 ang naitalang namatay sa Bicol Region, 7 sa Eastern Visayas, 8 sa Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao at 1 sa Davao Region at Soksarjen. 15 mula sa nasabing bilang ang naberipika na habang 15 naman ang inaalamba. Nakapagdala rin ang NDRMC ng 13 sugatan mula sa Mimaropa, Region 9 at Region 10, habang 2 nawawala sa Region 5 at 1 naman sa Region 10, Region 12 at BARMM. Umabot naman sa 387,433 na mga pamilya o katumbas ng 1,576,069 na individual ang apektado. Nakapamahagi na rin ang pamahalaan ng 77,932,248 pesos na halaga ng tulong sa mga biktima, samantala nananatili sa 399,572,339 pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura, habang pumalo na sa 181,601,824 pesos sa infrastructure. Ibinasura ng Department of Justice ang motion for inhibition ni suspended Bureau of Correction Director General Gerald Bantag laban sa panel ng Department of Justice sa preliminary investigation sa kaso ng pagpaslang sa mamamahayag na si Percival Mabasa o mas kilala bilang Percy Lapid. Kinumpirma ito ni Prosecutor General Benedicto Malcontento na batay sa desisyon, denied ang motion ni Bantag dahil sa lack of merit. Itinakda naman ang preliminary investigation sa Enero a 24, alas 2 ng hapon sa Justice Hall ng DOJ para na rin sa paghahain ng counter affidavit sa mga respondents. Magunitang sinampahan si Bantag ng kasong murder at inakusahang mastermind sa pagpatay kay Lapid at beloved inmate na si Villamor na umano'y middleman sa nasabing krimen. Aabot naman sa 24,144 na pamilya o katumbas ng mahigit 97,000 individual lang nananatili pa rin sa mga evacuation centers dahil sa epekto ng Low Pressure Area Northeast Monsoon at Shearline. Batay ito sa pinakauling datos ng DSWD Disaster Response Operation Monitoring and Information Center, kung saan kabilang sa mga naapekto ang lugar ang Regions 3, Calabar Zone, Mimaropa, Region 5, Magan 12, Caraga at Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM. Ilang kabahayan din ang napinsala dulot ng masamang panahon, kung saan 439 ang totally damage, habang 1,584 naman ng partially damage. Pumalo naman sa 59.6 million pesos na halaga ng assistance ang naipagkaloob ng DSWD sa mga naapektuhang lugar. Samantala, mataas na demand sa China ang dahilan ng nagbabadyang pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa susunod na buwan. Ito ayon kay LPG Marketer Association o LPGMA President Darnell T, kung saan posible anyang ipatupad ang aumento sa presyo ng LPG sa unang araw ng Pebrero. Sinabi pa ni T na magkakaroon ng pagkaantala sa supply ng LPG na posibleng tumagal ng hanggang 2 linggo dahil pa rin sa paglakas ng demand nito. Samantala, nilinaw ng Department of Agriculture na nito lamang nalaman ang issue kaugnay sa ilang magsasaka ng sibuyas na nagpakamatay. Nabatid noong Lunes, Enero 16, nang magpahayag ng sama ng loob sa pagdinig sa Senado ang mga magsaka dahil sa pagkalugi.
at pambabarat ng mga negosyante. Sa panayam ng sa isang panayam, sinabi ni Department of Agriculture Deputy Spokesperson Rex Estoperez na lumabas sa pagdinig na dahil sa paggalugi mula sa nasirang pananim dulot ng harabas o army worms, kaya nagpakamatay ang isang magsisibuya sa Bayambang, Pangasinan. Mula naman anya sa iba pang lugar ang apat o mula sa ibang lugar ang apat pang nasawi na iniugnay sa pagkaluwi dahil sa sibuyas. Binigyan din naman ni Estoperez na tinitingnan nila ang sitwasyon ng mga sibuyasan sa palengke sa Nueva Ecija. Sabi nga yung mga stakeholders to December 28 na mayroon bago tayong suggested retail price na 250 kasama po sila nung pagtakda po noon hanggang January 7. Kaso lumabas itong inflation rate at saka hindi bumababa ang sibuyas po. Kung pumunta ulit tayo sa atin pong mga sibuyasan, ang sabi nila bumaba ng 280. So kung sabihin natin 280, mataas pa rin mo sa farm gate price. At hindi walang humpay po na pagtaas sa farm gate price kasi nagunahan yung ating mga traders doon at ating mga ahente, no? Na sila po ang nagdidikta ng presyo. Binala naman ng Food and Drug Administration o FDA ang publiko kaugnay sa tatlong hindi otorisadong cosmetic products na maaaring makasama sa kalusugan, sa kutis. Sa tatlong magkakahiwalay na advisory, sinabi ng FDA na labag sa batas ang pagbebenta ng, makinig ho kayo ha, makinig kayo, makinig kahiyas, kagayaku, 24 hours rejuvenating brightening sunscreen, 24 hours kagayaku, rejuvenating night cream at rosmar kagayaku, umay, wash 10% power whitening. Dahil lumabas na wala itong kaukulang certificate of product notification, kasunod ng isinagawang post-marketing surveillance. Iginit ng ahensya na sa ilalim ng Republic Act 9711 o FDA Act of 2009, mahigpit na ipinagbabawal ang paggawa, pag-aangkat, pag-export, pagbebenta, pag-aalok, distribution, paglilipat, promotion, advertising, o sponsorship ng anumang health products na hindi otorisado ng FDA. Dahil hindi dumaan sa tamang pagsusuri ng FDA, sinabi ng ahensya na hindi nila matitiyak ang kaligtasan ng mga nasabing produkto at nagbabala na maaari itong makasama sa kalusugan ng sino mang gagamit. Binalaan din ng ahensya ang mga establishmento na huwag ikalat o ibenta ang mga nabanggit na cosmetic products hanggat hindi ito nakakasunod sa mga patakaran at regulasyon ng FDA. Inatasa naman ang lahat ng regional field office at regulatory enforcement units na makipag-ugnayan sa mga otorisadong o otoridad para matiyak na hindi mabebenta sa merkado mga nasabing kagayaku products. Ikinalungkot naman ng isang grupo ang sinapit ng mga magsaka ng sibuyas, partikular sa bayan ng Bayambang, Pangasinan at San Jose Occidental, Mindoro. Matapos ito na baratin at malugi sa mga panindang sibuyas na binili lamang ng mga trader sa halagang 8 piso hanggang 15 piso. Sa panayam ng DWIC, ginit ni Federation of Free Farmers o National Manager Raul Montemayor na dobling dago ang naranasan ng mga magsaka sa mga naturang lugar. Magpapagod ka, isasanla mo yung maraming paghihirap, tapos babaratin ka ng 8 pesos, malulugi ka, medyo mawawalan ka talaga sa isip siguro, no? Kumbaga, paano mo babawiin yung gastos mo, lalo na kung hiniram mo pa yun. Samantala, hindi sang-ayon si Montemayor sa plano ng pamahalaan na mag-angkat ng sibuyas. Maling-mali ang timing. Hindi naman kami tumututol kung talagang kulang, pero ilagay sa tamang tiyempo. Ang pagkukulang naman natin ng onion ay sa mga buwan ng November, December, dahil yung na-harvest ng March, April, yung sa early part ng taon, paubos na yan pagdating ng end of the year. At kung kulang, dapat doon tayo umaangkat. Mag-harvest na ngayon yung mga magsasaka. Ang tinig ni Federation of Free Farmers, National Manager Raul Montemayor. Nagsani Persang, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government o DILG para linisin ang mga sagabal sa mga lansangan sa Metro Manila.
Unang tinungo ng mga tauhan ng Interagency Clearing Operations Team ang lungsod ng Pasay at Parañaque upang alisin ang mga sagabal sa daan, kabilang sa mga lugar na sinuyod sa Baclaran Service Road, Opeña Street, Mactan Street, Bayanihan Street, Rojas Boulevard, sa Pasay Side, at Taft Avenue Extension. Magunit ang inatasan ang mga otoridad na alisin ang mga sagabal sa mga lane sa Metro Manila. DWIZ Patrol Report. Teka muna, may pahabol si Patrol 19, Zelly Ortega, Buenos Aires. Go! Ikinadismaya at ikinairita ng ilang senador ang natuklasan na walang maayos na pamamahala sa salt industry sa bansa dahilan para unti-unti itong bumagsak. Sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform sa issue ng salt supply at importation sa bansa, lumitaw na walang malinaw na ahensya ng gobyerno na direktang namamahala sa industriya ng asin makaraang itanggi ng Department of Agriculture na saklaw nila ito. Sa katunayan, sinabi ng DA na simula lamang noong isang taon, sila nagkaroon ng kapangyarihan upang pamunuan ang mga programa para sa salt. Pinuna naman ni Senator Cynthia Villar, ang chairman ng committee, kung bakit ang Food and Drug Administration ang nagbibigay ng import permit para sa kailangang asin ng Pilipinas. Nagtataka rin si Villar kung bakit naipasa ang batas na nagre-require na lahat ng asin ay dapat iodized, gayong may mga industriya na nangangailangan ng ordinaryong asin lamang. Sinabi ng senadora na pinatay na batas ang salt industry dahil walang kapasidad ang mga salt farmers na magproseso ng iodized salt. Idinagdag naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na hindi katulad dati na mataas ang produksyon ng asin sa Pilipinas, ngayon ay 97% na ng demand sa asin ng mga Pilipino ang ini-import. Idinagdag pa ni Villanueva na batay sa mga sagot sa mga resource person mula sa DA, FDA at iba pang ahensya, lumilitaw na tila walang pag-aaral at walang ginawa ang mga ahensya ng gobyerno kaya magsak ang salt industry at tumataas ang importation. Isa pang labis na itinerita naman ni Senator Cynthia Villar ang impormasyon na sa kabila ng pagbabawal sa salt farmers na mag-produce ng hindi iodized salt kasama sa ini-import ng mga traders ang ordinary salt at saka lamang ito pinuproseso bilang iodized salt dito sa bansa. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, nagulat sa impilang metodong nakas sa DWIZ. Thank you, Sally Ortega Bueno. Oras po natin sa buong kapuluan. Alas 12:30 ng tanghaling tapat. Babalik ang mga balita sa IZ Balita Nationwide Pangtanghaling Edition. Big Lima here. IZ Balita Nationwide Pangtanghaling Edition. Kasama si Big De Leon Lima. Balikan natin ang ating mga balita sa IZ Balita Nationwide Pangtanghaling Edisyon. Naglabas ng executive order si Cagayan Governor Manuel Mamba sa gitna ng nakakabahalang pagbaba ng literacy rate sa lalawigan. Nakasaad sa ilalim ng Executive Order 1, Series of 2023 na inaatasan ang mga Municipal Chief Executive at Schools Division Superintendent na maghigpit na ipatupad ang education system sa mga pampublikong paaralan at suportahan ang learning recovery plans ng Department of Education. Ginawa ni Mamba ang hakbang bilang tugon sa mababang literacy rate at dumaraming mag-aral na hindi makapagbasa ng maayos sa naturang lalawigan. Batay sa dato, sinabi ni Claire Lunas, Consultant Pre-Education of Provincial Government, 12.72% o katumbas ng 29,529 mula sa 231,667 na mga mag-aaral sa pampublikong paaralan sa Cagayan ang hindi gaanong makapagbasa. Samantala, nagsimula nang maglatag ang mga nagtitinda nang pinaniniwala ang pampaswerte sa Binondo, Maynila. Ito'y sa gitna ng pagdiriwang ng Chinese New Year sa Enero a 22, araw po yan ng Linggo. So holiday ba sa Lunes? I-check nyo nga kung holiday sa 23. Di ba? Sa ngayon, matumal pa rin ang bentahan ng mga tikoy dahil sa taas presyo ng tikoy. Ang presyo ng small size ng tikoy ay nasa 85 pesos. Ano yun?
Okay, ang presyo ng small size ng tiko ay nasa 85 pesos, medium size, 130 pesos naman ang large size at 200 pesos. Samantala, handa na rin ang Manila Police District o MPD para sa pagdagsa ng mga tao sa naturang lugar. Naku po! What else is new? Naglabas ng abiso ang Maynilad. Ay sigurado to, hindi magkakaroon ng tubig. Mawawala ng tubig. Asa ka pa. Hindi ba? Oh, masamang balita ho. As always, Maynilad. Mawawala ng tubig simula ngayong araw hanggang hanggang 31. Ha, totoo ba to? Anong petsa ngayon? 18 hanggang 30, kalahating buwan. Ay magsara na kayo. Alas 5 na nga po hanggang alas 11 ng gabi. O ito'y dahil na naman sa pagwasak nila ng mga kalye ng naipo na putik sa treatment plant sa Putatan. Hindi na natapos yan, ano? Gano'n ka? Kabilang sa mga mawala ng tubig, ang Barangay BF Homes. O mga taga-Barangay BF Homes, magandang tanghali ho sa inyo. Ano ba number na Maynila para matawagan naman nila, ma-congratulate nila, di ba, sa magandang balitang ito. Barangay Don Bosco, Barangay Marcelo Green, Barangay San Antonio, Barangay San Martin de Porres. Nagpaalala naman ang Maynila at mag-ipon na kayo ng tubig. Hindi kasi kayo nag-iipon. E mayat maya, walang tubig ang Maynila. Standby lamang ha, standby lamang sa ating mga Ronda Provincianers. Aminado. Si Defense Secretary Carlito Galvez Jr. na nagdulot ng hindi magandang epekto ang naganap na Senate Committee on National Defense and Security Peace Unification and Reconciliation Hearing. Ito ay kaugnay sa Republic Act 11709 o batas na nagtakda ng 3 taong fixed term sa liderato ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Galvez, nagpapasalamat sila dahil nais sa batas ng Republic Act 11709 nagkaroon ng hindi inaasahang resulta ang pagpapatupad nito sa posibleng makaapekto sa long-term moral ng militar. Dahil dito sa panawagan ng kalihim sa mga senador na unawain at suportahan ang isinusulong na pag-amyenda sa naturang batas para masolusyonan ang problema sa pagpapatupad nito. Ipinaubaya na ng Philippine National Police o PNP sa Department of Information and Communications Technology o DICT at National Telecommunications Communications o NTC ang pagpapasara sa mga na-monitor nitong isabong website. Kasabay ito ng pagbibigay ng talaan ng mga pulisya sa DICT at NTC ng mga natuklasan nilang website. Tulad ng sinabi ni PNP spokesperson Colonel Gene Pajardo, na matagumpay ang kanilang kampanya na wakasan ang isabong kung saan alinsunod ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na matigil ang operasyon ng nabanggit na sugal. Ronda Provincia. At dakuin na natin ang ating mga Ronda Provincianers sa pamagitan ng pag-uulat. Dunahin natin Buenamano, June Bringula, Bataan, Baring June. Ring nabi kalaboso ang isang construction worker dahil sa 9 counts of rape. Makaraang maaresto ito sa may parangte sa barangay Ibaba sa Samal, Bataan. Sa ulat ni Samal Town na Police Chief Major Jimmy Albert Desin kay Bataan Police Director Kenner Velasco, nakilala ang nadakip na suspect na si J.R. Cabiles Camurongan, 29 anyos, binata at residente na nasabi lugar. Siya ay wanted sa 9 counts of rape dahil sa panggagahasa o mano sa sariling pamangkin sa loob ng halos 10 taon. Nadakip ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ni Balanga City, Bataan Family Court at Third Judicial Branch 2, Judge Dorina Castro Baltasar. Ayon sa ulat, 6 taong gulang pa lamang ang biktima nang simulang molestyan o mano ng suspect hanggang sa magdalaga nito at sa tuwing magbabakasyon o mano sa Bataan ang biktima kasama ang kanyang pamilya. Taong 2020, nang huling gawan umano ng kahalayan ng suspect ang pamangkin ito na ngayon ay nasa 18 anyos na. Walang mali ang suspect na nakapagsumbong na pala ang biktima sa magulang na regusto sa pag-aaresto ng suspect. Ayon dito kay Major Desin. Oh. Simula 6 years old hanggang 16 years old. Baga nangyari. 10 taon. Pamahali sa kanya.
Nakakalabuso na ngayon sa Samal Municipal Jail ang naturang suspect. Yung binigulan na gulat sa Imperial Metro Dulacas, DWIC. Sampung taon pa lang nire-rape, ano, magmula nung anim na... May alambre ka dyan? May alambre? Hindi, natanggal kasi yung ano, paanang silya. Ikaw naman, winner, oh. Tuloy tayo sa ating Ronda Provincial Report. Puntahan naman natin, tingnan natin kung nag-uulan pa, no, lagay ng panahon. Di dyan po sa Bicol, mula kay Melvin Machado, Manoy, nano na Manoy. Manoy, balik-isyele na mga mag-aaral sa bayan ng Garcia Turay ng Camarinesur matapos na bumuti na ng konti ang kalagay ng panahon ngayong araw kumpara sa hapon. Maganda na. Ayon kay MDRRMO Head Janet Mumbati ng bayan ng Garcia Turay na meron pa rin pag-ulan at maulan pa rin ang kalagay ng panahon sa kanilang lugar. Ang dating binahan naman kahapon Ason Bahay Spillway ay humupa na ang tubig at nadadaanan na ng kanilang mga kababayan. Ngunit, may paalala pa rin sa mga mangingisda na bawal muna ang pagpapalaho dahil sa gale warning. Sa bahay naman ng Lagunay, Camarinesur, balik eskwela na rin ang mga estudyante. Wala namang naitalang pagbabaha at wala rin evacuees na ibinikas ayon ito sa Lagunoy, MDRRMO. Mula sa Camarinesur sa Bicol, Melvin Machado, nag-uulat sa Impilang May Todong Lakas, DWIJ. Thank you, Melvin Machado. Mula po dyan sa kung ilang araw ng inuulan na lalawigan ng Bicol. Teka muna, ha? Alright, sige. Tuloy-tuloy ho tayo. At 12:44 ng tanghali, alamin natin ang report. Mula naman kay Vic Pambuhan. Vic? Vic? Yes, kasama Bay. Kamusta ang signal ko dyan? Bay, maganda. 5x5. Ah, 5x5? Oo. Kasi nadadala ng current ng tubig yung ano eh, yung wave. Nasa ilalim ka ng tubig? Hindi. At mabaw ko ng irrigation tulay. Naku eh, ingat ka sa irrigation ha. Alam mo naman ikaw eh, masyadong ano, prone sa mga irrigation. Takaw laglag ka. Oo nga eh. Kaya medyo ingat-ingat ako ngayon. Oo, oh, sige. Sa araw-araw na ating ginagawa pagmamonitor. Yaan ang panahon ngayon sa Laguna? Yes. Bay, napaka-init. Mabaya pa yan, sakit na pa yan. Ito ang pagmamonitor natin sa kalagayan ng kaisa na kitahimiga, yung peace and public situation. Dito sa Laguna, ang 1st, 2nd, 3rd and 4th district, na binubuo ng 24 na bayan ay magandang aura ngayon na lalawigan. Very good. Malaya. Malaya, masaya. Magmamayan, panatag ang kalooban. At sa panig naman ng mga teachers at mga estudyante ay walang pinangangabapanganib akong nakikita sa kanila ngayon. Tahimik na tahimik. Ang mga lasangan, kahit siya ka bumaling, kaiga-igaya. Nakatutuwa. Ganda. Nakakatuwa ang mga miyembro ng BSPO. Barangay Security Police Officer ng mga barangay masisibag. Umaalalay sa mga batang mag-aaral sa pagtawid ng mga kalye, papasok at papauwi. Plus na yung mga magulang, inaanalayan nila, lalo na yung mga mayroon. No? Siyempre, siyempre. Ang mga police, visible. No? Sa mga matataong lugar tulad ng palengke, mga malls. Yan. Sa pag-ayos ng trafiko, police at tanod, magkatuwang. Ganda, maganda, ano, magaling si, ano, magaling si Gob, di ba? Magaling mamalakad si Gob. Yes, oo. At, pero wala akong nakikita kung pagka-police ngayon na nasa pasitan. Hindi ka mukha nun dati. Kapag-atanghali, nasa pasitan. Well-disciplined sila ngayon. Well-disciplined. Magaling. At masipag. So ngayon, ako na napapaligir ng mga estudyante rito. Mga nakamotor, baka narinig yung sound. Talaga. Ang kalagay naman ng panahon, sobrang init. Yan, yung tinatanong mo kanina. Oo, yan. Ang ganda ng langit. Asul-asul eh. At makita mo yung kubota at traktor. Yeah, ano ba yun? Akala ko laruan na remote control mo eh. Hindi, ano yun? Yan yung tinatawag doon rito ng halimaw. Kapag ginagamit nila pag-aano yan, ang tawag doon halimaw. Ano yan? Kubota at traktor. Panghukay? Hindi, pang-aano yan. Panggapas ng pangapalay. Okay. Ang tawag nila dyan ay halimaw. 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 Halimaw, ang tawag dyan. Dito sa may bahagi ito ng liliw. Ganda, maganda. Well, as usual, kapag magsasummer, inaayos na ng mga may-ari ng mga resort. Yun, nila mga
mga swimming pool. Yung mga private, mga private resort, ano, yung mga aarkelahin mo, napakasarap nun. Correct. Yung mga ilog. Alam mo yung ilog, pag-aari ng arede, ng gobyerno eh. Oo naman. Pero pinapaubayan nila sa mga taong gustong kumita, nilalagyan nila ng mga kubol yan. Yeah, why not? Why not? Basta pangalagaan nila ang kalinisan, i-maintain nila. Correct. Huwag magtatapo ng basura. Huwag magtatapo ng basura. Huwag bababuyin. Huwag babasain yung tubig. Correct. Dito sa area ko, Vic, yung mga kumukha ng ilog, parties, talaga nilalagyan ng kubol, irrigation canal, yung malilinis, nilalagyan ng yes. Ng mga kubol, pag-aari ng ariyan eh, National Irrigation Administration, sila na mahawag din. Pinababayaan ng mga tao ng niya na maglagay ng kubol para kumita naman yung mga tao. At sa, so, at sa ano, para tuloy, maalagaan din yung irrigation na siyempre, hindi ka pwede magbaboy dyan, kundi palalayasin ka ng niya. Hindi ba? Correct. So alaga. Binabantay ng mga barangay tanod dyan. Kaya ang paanunsyo dyan, kung kaya alis, magpipigil ka. Yung mga pinagkala nyo, medyo iligpit nyo naman. Oo naman, dapat lang naman. May nagkalat ng mga aso, tinatay ng aso yung mga pinagkala. Hindi, kalat nga naman. So binabantay, binubugaw nila yung mga aso. Minsan yan ang problema eh. So pinaiiral ngayon dito, yung cleanliness, tsaka security, at yung ika nga, yung pag-iwas. Alam mo yung municipal disaster risk reduction and management of it dito. Very alertado yan, mga alert yan. Pagka may tumawag, andun ka agad yan. Na umiikot yan sa mga swimming pool, sa mga resort, sa mga ganito, kumukha ng lugar, remote barangay. Dapat lang. Tumawag yan eh. Nagre-respond ka agad sila. At dapat naman, so, sa ating mga kababayan, kung kayo ho'y, ayan, mag-a-outing, lalo na kung may kasamang bata, kasi karamihan sa mga nadidisgrasya yung mga bata eh. Yung bang mapapatalikod yung magulang, mapapabayaan yung bata, hindi na. Kasi lahat nakatutok sa pagkain eh. Mag-assign kayo ng isa na tututok sa mga bata na nasa swimming pool. Hindi ba? Alam mo yung tubig, taligo ka, madaling makagulang. Siyempre, madaling makagutom yan, hindi ba? Dapat may assign sa pagkain, may assign lalo na kung ang kasama mo mahigit sa dalawa, isang batang maliliit. Naku, ang kukulit sa swimming pool niyan. Dapat ganoon, lalo kasal dadalag ng amoy ng inihaw na baboy. Naku po, patay tayo dyan. Eh, kung yun nga matatanda, nalalaglag sa irrigation eh, yung pambata. Yes, panawagan talaga natin sa ating mga kababayan. Yung po mga bumibiyahe, magpupunta sa mga lugar na hindi pa nila kabisado. Yan, isa pa yan. Maging familiar kayo sa lugar. Kundi man, wala kayong guide, hindi ito kabisado yung lugar. Ay, mga sumisimpla kayo, at six and road. May ways naman, may ways. Di ba? Dapat alam nila yung lugar na dadaanan nila. Pag hindi sila familiar, alam, ang lasangan, pag hindi ka pamilyar, nandiyan na aksidente. Ay, correct. Oo. Yung kabig dito, kabig dun. Yung biglang liko, di ba? Yung hindi mo alam, liliko ka na pala. Biglang liko mo, may nakaabag na pala siya yung mga bakat kalamaw, nakaumang isunga. Correct. At lalo-lalo na, kung bibiyahin ng gabi at umuulan, naku, number one yun. Yan. At doon naman sa mga motorista, Vic, ha? Dapat ho naiintindihan ninyo, pag salubungan, dapat ho naka-dim light kayo. Kasi yung mga motor, di ba? Naka-bright. Tama. Di ba? Naka-bright. May kasalubong umahagamis din. Pareho naka-bright. Nagkasilawa na kayo. Lalong-lalo na yung mga karamihan sa motorsiklo. Hindi ko maintindihan bakit hindi sila marunong mag-dim. Pag binrightan mo naman, galit sa'yo. Di ba? Magde-dirty finger pa yan. Paglampas mo. Sinabi mo. Reklamo ka. Abangan ka pa yan. Hirap eh. Kaya natin mga motorista, mga motorista natin, gagaling sa Maynila, pupunta po kayo ng mga lubutukin, kamukha ng Tidat or District, maraming magagandang resort dyan. Panawagan namin, mag-ingat po kayo sa pagmamaneho, talas ang mata at pakiramdam, at the presence of mind, kinakailangan po pairali na dyan habang kayo nagmamaneho. Alright, sige. Okay. So, yan lang ating situation report. Tatlo yan, traffic, efficient order, at yung pakalagayan ng panahon. Big pambuan, nag-uulat, para sa MP lang may tonong lakad. WIC. Thank you, Big Pambuan. Salamat sa ating mga Ronda Provincianers. IC Balita Nationwide. Pantanghaling edisyon. Balita sa ibang bansa. Balita
Sa bumanaw na sa edad na 118 ang itinuturing na pinakamatandang tao sa buong mundo na si Lucille Randon. Ang kay David Tabella, tagapagsalita ng St. Catherine Labor Nursing Home na hindi nagising si Radon, o mas kilala si Sister Andre, mula sa kanyang pagkakatulog sa nursing home nito sa Tuon, France. Isinilang si Sister Andre sa South France noong February 11, 1904. April 2022, nang kilalanin ang Guinness World Records si Randon bilang pinakamatandang tao sa buong mundo. Taong 2021, nang malampasan ni Randon ng COVID-19, kung saan 81 residente sa kanyang tinutuloy ang nursing home ang dinapuan ng nasabing sakit. Sa sports! Samantala, ipaprioridad muna ni Creamline Cool Samshire's team Captain Eliza Valdez ang kanyang pagpapagaling mula sa kanyang natamong injury sa Game 2 sa pagitan ng Creamline at Cherry Tigo sa 2022 Reinforced Conference. Ayon kay Valdez, tututukan na muna niya ang kanyang therapy para mabilis na makabalik sa court. Umaasa naman si Valdez na wala nang magkaka-injury sa kanilang pangkat upang tuloy-tuloy na ang kanilang paglalaro sa liga. Sa ngayon, wala pang eksaktong petsa kung kailan makakabalik si Eliza Valdez sa kanyang koponan. Sa entertainment o trending news. Ito ba yung kumanta ng ano? Like a Bird in Madonna, di ba? Si Madonna. Oo. Inanunsyo ng singer-songwriter na si Madonna. Ganitong-ganito katawan ni Hiyas. Di ba? Hindi. Yung stage, hindi si Madonna. Ha? Na magsasagawa siya ng major global tour bilang pagdiriwang sa kanyang 40th Sunod pong programa ay talaga namang kapanapanabig ang Pilipinas ngayon na with Undersecretary Robert Rivera and Lady Eliza. Give me one more time, Madonna. Lagyan natin. Yan yung kanta ng karamihan sa mga estudyante sa University Belt. Dahil ang title niyan, Boarding House, di ba? Boarding House. IC Balita Nationwide Tanghaling Edition. Kasama si Vic De Leon Lima.